Aga-aga nga ay ring dalawa ay hindi magkaintindihan sa pugita at nagalaw pa daw. Sabi ko nga ay ilagay na muna sa ref at mamaya natin alutuin. Pinaayos ko na nga muna kay Aliyah itong board para sa OOTD ni Yona. Nakakatuwa nga rin at ang laki na agad ni Yona ngayon at magaling na nga agad pumulong. Nagpansit na nga ako katulad ng palagi kong inagawa tuwing may mga okasyon talaga pansit ang pinakamahalagang handa. Nagpatulong na nga rin ako kay ate na maghiwa ng mga gulay at nang mabilis kami makaluto. At magluluto nga rin pala si Mia ng kanyang recipe na banana cheese ball at na hindi nga lang daw pansit ang handa ni Yona. Perfect nga rin talaga aring pang merienda lalo na kung mainit-init pa at may juice na kasama. Pagtapos nga namin magkainan ay nagkayayaan naman kaming pumunta sa tabing dagat at magapicturan nga daw sila. Hindi rin talaga pwedeng hindi mo apansinin si Jello at magaligalig talaga yan. May time pa nga na gusto siya na palagi ang apansinin talaga nga naman. Kanina pa nga rin wala si Ate Angela sa bahay at panilaro na naman yun dito sa tabing dagat. Kaya nung makita kami, ayan. Sabi ko nga ay kami naman ang picturean kaso si Jello ay talaga naman. Gusto pa wari ay kaming dalawa lamang. Pagtapos nga namin magpicturean ay umuwi na kami sa bahay. Sabi ko nga kay Ate Angela ay ayayain na lamang sa bahay ang mga kalaro niya at nang makakain din ng pansit na handa ni Yona. Hindi pa nga rin ang nagbemeryenda at anong layas din. Basta din talaga may kalaro ang Ate Angela, asahan mo na si Jello at magapapansin na naman yan. Kahit pa nga busog na yan ay makain na naman. Kinabukasan naman ay nagluto ng munggo ang dalawa ni Mia at Hana para sa aming pananghalian at wala na talagang maisip na aulamin din. Kakoy maigi na nga rin yan at nang madami-dami nang makahigop na rin ng sabaw. Late na nga rin nakapagluto at mag-alauna na at anong hirap nga mag-isip ng alutuin. Merienda time na naman nga at mag-aimbento na naman ang mga are. Magaluto nga daw sila ng fishball, sardinas lamang naman na dinurog tapos nilagyan ng harina saka ipiprito. Gumawa na nga rin ako ng suka na asaw-sawan, aba kakoy ayos din eh nung matikman ko. Kinahapon na naman ay pinagluto ko sa Ate Jella at pag hindi ko ari apaglutuin ay matakas na naman wari sa kakalaro. Iba-iba din kapag siya ang nagaluto nang wala siyang reklamo sa akin at kahit pa siguro ayaw niya ng ulam ay mapapakain na rin kapag siya ang nagluto man din. Medyo mataas pa nga rin sa kanya ang lutuan at hindi niya masyado makita kaya nagsuot pa nga ng sandals para makita daw niya. Madali rin lang naman kako ang iyong alutuin at kahit pagsamasamahin mo na lang lahat at pakuluan, lagyan ng asin, paminta at kapag kumulo ay ilagay na ang kalamansi na pang-asim at ako na nga lamang ang magaprito. And yun lang for today's video. Salamat sa panonood!